Ayan mga kas, magandang umaga sa inyong lahat at ito si Mang Benro. Makailang sabaw. Pelos muna tayo. Oh, pelos. At nang nun eh. Batiin mo nga pala yung channel natin. 40,000 subscribers na. Ayan. Pasalamat ka sa kanila. Ayan. Bilang pagsiselebrate mga kas. Nagpapasalamat ako sa mga kwan. Pelos. Sa mga nag-subscribe ba yan? Ayan. Ayan. Ayan o. Maraming salamat. Yaman. Ay, pakita mo yung kuha natin, yung drinks. Ay, ayan yung... Kukalako. 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 Ayan, no? Yan, sponsor ng... Sponsor kami ng Coke. What? Dapat magpadala ang Coke sa amin ng kuha. Kahit isang kahon lang. Ayan, no? Ayan, shoutout kay Kasanggang Onok. Yeah, boy! Maraming salamat sa lahat ng subscribers. Ayan. Wow. All over the world. At paramihin nyo pa at nang marami pa kaming Peles at Coca-Cola. Gusto nyo ng furniture, dinila kayo monster sa channel na ito. Ayan o. Ayan. Kahit anong klaseng furniture gagawin natin. Huwag lang kabaho ha. Pero kaya pa rin yun kung sakasakali. Giho raw? What? Giho? Hindi, para mas mura yung ataol, gawang coco number lang, mura no? Ay, di puro salot sa tinabot mo. Sliding daw, sliding. Kahit anong klaseng furniture. Yan, sa channel na kayo magkuhan, murder. Hoy, magchinelis ka, baka mapako ka. Hoy, bata. Hoy, bata. Hoy, bata. Ginakap na yun. Huwag lang. Papatkin ko muna talaga sa inyo kung baka malakas. Ayan, oh. I would like to take this chance to thanks all the subscribers, lahat ng ating mga supporters. Ayun, oh, English na. Wow! Yun na, salamat. Naka 40,000 subscribers na tayo, mga kaps. At patuloy sanang dumami pa at race to 100k subscribers na sana kaya. Yeah. Pero sana kaya. Tatapos muna naman 'yan eh. For 2 years na nagba-vlog tayo, naku 40,000 subscribers na. So malaking achievement na 'yan mga kaps. Thank you. At sana marami pa kayong makulot sa mga videos na ating ginagawa. At sa mga kagaya nating woodworkers at sa mga kagaya nating may parehas na negosyo yung furniture, sana lahat ng negosyo natin mga kaps ay magtagumpay. Yan mga katagumpay. Ayan o, tagumpay sa paghigop ng sabaw. Noodles at sabaw. Manghang ba? Hanga. Sobrang angang. Ayan o. Yamite. Shoutout nga pala sa mga subscribers at viewers natin from Pasanga. Anong bansa na sila? What? Sila nalin? Thailand. Sa Saudi. Ayan, Saudi. Ayan. Saudi. Shoutout. Patikin nga kung manghang. Salamat ka pala dun sa sponsor na ano, na sapatos. Yan, yan. Tsaka dun sa, anong bansa na siya, ano? Sa Hong Kong, yan. Shoutout kay... Ano pangalan kapatid mo na yan? Kay Rochelle Lucena. Rochelle Lucena. Valdez. Valdez. Ayan, baliktad yan. Bendy ah. May asawa na tayo na eh. May asawa na nga, binaliktad nga. Oh, malapit na kayo magsiwi. Alam niyo naman sukat ng mga paa namin. Baka naman. Anong size ba yan? Anong size ba yan? Alam yeah, na nila yaga mo. Size 10 sa Pilipinas ka mo. Eh, anong size yan? Anong size? Size 10 po yan sa Pilipinas. Eh. Ayan, no? Ayan. Okay, okay. Ayan, anong size yan? Ay, tama-tama. Gagawa ni Mang Benro ng kahoy na ano, sapatos. Huwag mong kakalimutan ang cigarette smoking is good to your health. Oh my Blue God. Blue Seal. Ayan.
Bakit nga pala sa future woodworker si Ellison. Wow. Ayun, Sisimula na siyang maging curious sa mga woodworking tools like ayan, yung scroll machine. Cordless drill, kaso wala yung cordless drill natin, nasa na kaya napunta? O nawala na, naninok na yata. Yung nga pala, yung current projects natin, dining table with dining chair, syempre. O dining set. Shoutout kay Concejal Benji na ngayon ay tumatakbo bilang vice ng Laur Nueva Ecija. Good luck, good luck. Shoutout po kay ano? Mananalo yun? Shoutout kay... Ay sabi mo, hindi mananalo. Huwag lang kakalibutan yung Alfonso. Naman open shelves para kay Madam Manting from Canada. Ayan. Shout out. So tip nga pala mga Kaps, dun sa mga viewers natin na nag-iisip kung ano bang klaseng kahoy ang maganda sa furniture, sa mga pinto. Ayan. Ang karaniwang ginagamit natin mga Kaps dito sa ating furniture ay G Melina Wood. So ano-ano ba yung mga characteristics at kagandahan ng Melina Wood? So, ang Melina Wood mga Kaps, hindi siya binubukbok, hindi siya inaanay. At ang kagandahan sa kanya, pwede siyang i-kiln dry. Pwede din siyang ibilad ng direct sa araw, hindi katulad ng ibang mga kahoy na kapag ka ibinilad mo sa direct sunlight, nagbibitak-bitak, pumapalipit, o bumabaloktot. Kainaman sa Melina mga Kaps, hindi siya putukin or yung nagbibitak-bitak kahit mabilad siya sa araw. Ang kahinaan lang niya ay yung mabasa ng ulan. So, hindi naman natin siya, kung sakali man, hindi naman natin siya ipang-outdoor kung sakaling gagamitin nyo sa furniture. Dining set, sala set, maganda siya. Hindi lang siya kasing tigas nung mga katulad nung mulawin, ng ano pa ba yung mga matitigas, giho, yan, mga hardwood kasi yan mga Kaps, yung sandana, aninapla, yung mga saplungan, ganyan. So marami pang klase ng kahoy. Yung mga ano kasi, mga magagandang kahoy, like yung kamagong, kanine. Rare na yun mga Kaps. So yan mga Kaps, yung characteristics o yung itsura ng Melina, kung paano nyo makikilala. So yan o. Light lang yung kulay niya mga Kaps. Medyo yellowish. Ayan. Tapos, hindi naman siya ganun ka-hardwood. Parang kasing characteristic din siya ng mahogany. Ang kaibahan lang nila sa niya sa mahogany ay mapula yung mahogany kasi mga Kaps eh. So ayan, siya ay yellowish na light ang kulay niya. So ganyan siya kapag wala siyang barnes. Ang kainaman pa diyan, kahit anong kulay ang ilagay mo sa G Melina, pwede mo siyang stain ng kahit anong kulay, nara, walnut, dark brown, ano pa ba? Nara stain. Yellow ochre, marami. Pupwede siyang kulayan ng kahit anong kulay na gusto mo. Unlike dun sa nara na talagang red na lang siya. Although yung nara naman kasi maganda na talaga siya kahit natural lang yung kulay niya. Yung mulawin, yellowish yun na light brown, so ganun. Pupwede mo rin siyang iparehas dun sa kulay ng mulawin. So yun ang kagandahan sa G Melina Wood. Yan nga pala yung ano, ginagamit ni Mang Benro para magawa niya yung mga projects natin. Yan. Nga pala yung G Melina Wood, hindi siya malikot nakatulad ng mulawin. Ewan ko lang dahil kasi noong araw maraming klase ng kahoy, tapos yung mulawin talagang maraming makukuha. Ngayon kasi medyo madalang na. Itong G Melina Wood, hindi siya malikot. Nga lang, ang problema niya, kapag kasariwa mo kasi siyang ginawa, nagkakaroon din siya ng konting awang. Pero minimal lang naman, hindi katulad ng mulawin, na kahit na ilang taon na siya na tuyo, mayroon pa rin siyang paggalaw o pagpalipit, ganyan. Kung mapapansin nung iba na merong mulawin na pinto sa kanilang bahay, pagka tag-araw, lumiliit siya, umiimpes, medyo maluwang yung awang sa pinto. At kapag katag-ulan naman, medyo humihigpit. So, common problem yon ng mulawin wood. Ang pwede sa mulawin mga Kaps, hamba, yan, sa sala set, pwede siya. Pero sa mga ganitong top ng dining set, hindi siya, I would suggest na huwag niyo siyang gamitin. Sa mga pangpaan na ganito, pwede yung mulawin yan.
Pero pag sa top, ano siya, medyo gumagalaw talaga siya. Ito namang Jimmy Lee na basta natuyo siya, lalo na kapag na-stack mo siya ng for about 6 months to 1 year. Yung iba naman, ikinikiln dry siya para mas mabilis siyang matuyo. O kaya naman is yung direct dun sa labas, sa sunlight, katulad nung nakikita nyo ngayon. Ayan. So ganyan ang ginagawa natin mga kaps, yung direct sunlight. Tinitis-tis natin ng dos lapad, yung tsaka uno por lapad, ganyan. Yung mga ginagamit natin sa ating woodworking projects. So yan ang kainaman sa Jimmy Lino Wood. Kung may mga nagtatanong kasi sa atin kung maganda bang klase ng kahoy itong Jimmy Lino Wood. Ayan, hingin natin yung opinion ni Mang Benro sa Jimmy Lino. Kasi mas matagal na siyang humahawak ng Milino eh. Anong masasabi mo, Mang Benro, sa Jimmy Lino Wood? Ay, paliwanag mo na lahat eh, ayun pa. Ganun talaga yun. Ganun talaga, ano? Kung gusto nila ng nara, ayaw ng Milino eh. Di ayaw nila. Ang nara kasi mahal. Ayan. Mahal kasi ang nara eh. 350 isang borpet, kamo. Kiln dried na yun. Oh. Kinikiln dry ang ano, di ba? Kinikiln dry yun. Oo, kinikiln dry. Pinapasok sa... Sa pugon. Oh. Ito, madalid na gawin natin ito kasi hanggang pugon. Kaya lang. Nakita ko yung gawan, ganun lang pala. Isang borpit pala. Kaya lang, buhos. Oo, bubuhusan natin. Buhos na yung ibabaw. Pinagpawisan ako doon sa noodle sa pagkaanghang-anghang. So, ang Jimmy Lee ng mga cups, pwede siyang gawing hamba. Nga lang hindi siya kasing tigas nung yakal na sinasabi. Ayan. Tsaka yung yakal medyo madalang na ngayon. Tsaka isa pa, mas mahal ang presyo ng yakal. Ang presyo ng yakal sa hamba mga kaps, nasa 2,000. Pataas. Depende sa size yan. Ano? Yung sa Jimmy Lee na naman, sa ngayon, 1,300 ang bidihan ng hamba. Para pera mais po mo sa set? Yung presyo naman ng ano, ng panel door, 3,500 mga kaps ang pinaka mura. So wala pang ano yon, wala pang burnace. Yung simpleng design. Pwede siyang gawing sala set, dining set. So lahat ng furniture pwedeng gamitin ng Milina o yung tinatawag na paper tree. So dito kasi sa Pilipinas marami talaga yung Milina. Tsaka yan yung laganap ngayon sa mga furniture. So I think hanggang doon na lang yung video natin. At salamat nga pala ulit sa mga supporters natin, sa mga subscribers. Naka 40,000 subscribers na tayo. At race to 100,000. Kaya natin yan mga kaps. Basta nandiyan kayo lagi. Sige, hanggang dito na lang ang ating video. I hope na may natutunan kayo. Thank you so much sa lahat ng ating mga viewers. At shoutout sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kaps. Ingat kayo palagi and Godspeed.